Hi guys! Welcome back to my channel. So kung bago ka pa lang sa channel ko, I am Jean, your financial educator. So bukod sa mga SSS, about SSS ang topic... Hi guys! Welcome back to my channel. So kung bago ka pa lang sa channel ko, I am Jean, your financial educator. So bukod sa topic about SSS, PhilHealth, and other informative videos, may mga information din akong sinishare dito sa channel ko about how to have a solid financial foundation. Paano natin i-handle ang ating finances at kung paano magkaroon tayo ng matatag na bahay pinansyal. So ngayon, ang isishare ko is about non-working spouse members. Ano po? Yung contribution. Paano ba ito kino-compute? Paano natin malalaman magkano ang dapat nating ibayad or ihulog? So, full-time mami ka ba o nanay? O full-time husband, di ba? Minsan, hindi lang naman nanay ang full-time sa bahay. Minsan, yung house, yung tatay natin, di ba? Pero ikaw, gusto mo rin magbayad ng SSS contributions. Of course, gusto mo magkaroon ng benefits, di ba? Sickness, yung mga ganyan. Kung pension, napakahalaga, di ba? Kung mami ka, full-time mom, maternity benefits. So, gusto mo rin makapag-avail ng benefits, di ba? So, magkano ba dapat ang contribution ng non-working spouse? Magkano ang dapat ihulog, di ba? So meron po tayong contributions. Ang computation po natin is yung ating contribution na dapat ibayad kung ikaw ay non-working spouse is 50% of the monthly salary credit of his of your bayan. Hi guys! Welcome back to my channel. So kung bago ka pa lang sa channel ko, I am Jean, your financial educator. So bukod sa topic about SSS, PhilHealth, and other informative videos about pag-ibig, I am also sharing information about to handle our finances, paano ba tayo magkaroon ng bahay, matatag na bahay pinansyal. Ano? So ngayon ang isishare ko is non-working spouse members. Magkano ba ang ating contribution? Paano ba ang computation? So, kung full-time mami ka o nanay o kung minsan full-time husband, di ba? Hindi lang naman mami, minsan ang nasa bahay. Minsan si mami ang nag-work, si tati ang nasa bahay or si daddy. Pwede yan, di ba? Pero gusto mo rin magbayad ng SSS contribution. Gusto mo magkaroon ng share. Bakit? Siyempre, para magkaroon ka rin ng benefits, makapag-avail ng benefits, lalo na yung pension, di ba? Kung mami naman, syempre may mga maternity benefits. So, gusto rin natin na ma-avail natin yung benefits na meron si SSS kasi magaganda rin ang benefits niya. So, ngayon, kung ikaw ay non-working spouse members, magkano ba dapat ang iyong contribution? Magkano ihuhulog mong monthly or kung quarterly payment, di ba? So, ang contributions po ng non-working spouse ay base po sa 50% po of the monthly salary credit of his or her working spouse, di ba? So, kung ang nagwo-work ay si tatay, for example, si Juan ang papa, ang tatay, di ba? Ang income niya is 19,750. Ang sabi, 50% ang kanyang monthly salary credit. So, ang 19,750 pesos ang kanyang monthly salary credit na babasihan ay 20,000. So, ang 50% ng 20K, di ba? Anong 50%? Oh, hula-hula po. Napakadali. Okay, so 10,000 po. Yes po. So, ang babasihan ni Maria ng kanyang asawa, di ba, ay 10,000 na po para sa kanyang pagbabayad. So, dito sa bagong table, tingnan natin. So, ang minimum natin is 4,000 sa monthly salary credit. So, kung kumikita ng 4,250 pababa, ito yung binasihang income, di ba? Kung 8,000 ang monthly salary credit ni Mr., si Mrs. 4,000. So, 560. So, si Maria, 10,000 yung monthly salary credit na babasihan. So, ito, 10,000. Magkano magiging hulog niya? 1,400. So, ito, 1,4. So, ayan ang magiging monthly contribution ni Maria. So, tingnan natin dun sa next table kung mas malaki pa halimbawa ang a monthly salary credit kasi minsan si Mr. kumikita ng 50,000, di ba? So, 25,000 ang babasihan ni Maria. Kung 25,000, so dito tayo pupunta.
dito, okay? Ang magiging monthly contribution ni Maria ay 3,500. 'Di ba? Kung 50k ang income ni Mr. Ang 2,800 mapupunta sa regular SSS at ang 700 ay mapupunta sa Workers Investment Savings Program. Ito ay investment po yan. So, ito yung napupunta sa regular pension. Ito ay dun sa additional investment. So, ganun lang po ang computation para sa non-working spouse. Napakadali lang po. 50% po ng monthly salary credit ng iyong asawa na nagtatrabaho. Okay? So, magbayad po kayo on time. Okay? So, ito ang maximum monthly salary credit. Okay? So, gusto kong i-share sa inyo yung about mutual fund investment. Ano ba yon? Investment ito na indirect sa stock market pero safe po ito kasi ito po ay regulated ng Securities and Exchange Commission. So, halimbawa, ikaw ang nagbabudget sa bahay, kaya mo mag-save ng 1,000 pesos. Yung hindi mo naman kailangan agad, hindi agad kailangan ng pamilya. So, pwedeng hindi mo na muna siya sa banko ilagay, di ba? Kasi sa banko, konti lang ating kikitain dyan, 1% per annum or less than 1%, di ba, per annum or per year. So, kung may 1,000 ka, kaya mo mag-save or ilagay natin dito sa mutual fund investment. Every month, maglalagay ka. Buwan-buwan, 30 years mong gagawin, yan yung 1,000 pesos every month na inilalagay mo sa investment, pwede yan maging 3.5 million. Pero what if ang asawa mo pa ay nasa abroad, nagpapadala sa'yo, so mas malaki ang naiipon mo, may 5,000 kang kayang ilagay. Kung monthly, nakakapag-ipon ka yan at ilalagay natin dito sa investment vehicle na mayroong interest na 12% per annum. Kasi marami tayong investment vehicle na pwedeng paglagyan. Pwedeng 4% or sa 12%. Kung sa 12%, so yung iyong 5,000 a month na iniipon sa investment na inilalagay mo sa loob ng 30 years, pwede yung maging 17.6 million. So, kung isisave mo lang yan sa banko, hindi yan lalaki ng 17.6 million. So, investing made easy, okay? Through IMG's financial education. Safe, easy, secure, and affordable po. Na for as low as 1,000 initial investment, okay? Pwede ka nang makapagsimula. Ano po? So, ngayon, napakadali na po. Through IMG po. Financial program. So, start your journey to financial freedom by taking a big step in acquiring your first ever mutual fund investment. Lahat po ng mga bagong members ng IMG, considered po kayo or automatic mutual fund investor po kayo. Ang 1,000 po sa inyong membership fee ay ilalagay po kaagad sa Soldivo Strategic Fund. And for as low as 20 pesos po, yes, 20 pesos na lang po, may halaga po ang 20 pesos mo. Pwede ka mag-top up or magdagdag ng additional investment. Dati po ang minimum is 500 pesos, pero ngayon po, 20 pesos na lang po. So guys, si IMG po hindi nagbebenta ng mutual fund. Meron po tayong partner, may provider po tayo, ang Rampver Financials. Pwede niyo po i-search ang Rampver Financials, so kilala po yan. Mutual fund investor po, automatic. Isa lang po yan sa benefits ni IMG out of 63 benefits. Diba? So, kung ikaw ay OFW, mag-join ka na kay IMG kasi may worldwide protection din ito. Ang dami pong benefits. For more information, you can send me a private message sa aking Facebook account, Jean Averion. Ito din po ang pangalan ko sa Facebook. Okay, guys? So don't forget to like and share this information. So thank you guys for watching. God bless everyone and keep safe. Bye guys. Don't forget to subscribe and see you on my next video.